Good morning, mga kababayan. Meron akong bibili ngayon. Tatry kong bumili ng maliliit na bote kasi meron akong ginawa. Panoorin nyo po yung video na to na may ginawa ako dun sa interior part ng tinatawag nila peel, interior peel ng watermelon. Okay, so hindi exterior, meaning hindi yung green. Watch nyo po yun. This is an experiment, pero nakita ko yun sa isang vlogger. Kain muna kami bago umuwi. Nandito kami sa Lansdowne Mall. Food court lang. Okay, this is my food. Prawn katsu. Ito yung curry niya. Tapos, we bought also 3 crispy tacos sa Taco Luis. And then, si husband, walang kamatayang ano, singer. So, bumili kami ulit ng pakwan kasi yung bili namin nung huli ay isa lang. Ngayon, bumili kami ng dalawa. Hindi siya masyadong malaki ngayon, pero still malaki pa rin. Tapos, kesa dati ha. Tapos, ang ginawa ko, ay to, kailangan ay talagang mas maganda yung... Okay, so tayo po ay mag-trial ngayon ng recipe. Meron ako ditong mga watermelon peels. Ito pa yung iba na naipon ko. So, ang gagawin natin is babalatan muna natin. Yung watermelon itself, wash na to. Pero iwa-wash ko pa to later. Ha? So, tatanggalin lang natin yung green. Be careful po kasi merong matigas syempre na balat. Hindi naman kailangan na yung ayan o. Manipis lang o. Balat niya maganda, diba? Tapos ito pwede nyo na itong pang compost. Kung wala kayong control or you cannot control, you think you are not good in knife, naks. Ganyan ninyo na lang, oh. I'm used to peeling vegetables or fruits this way. So, if you're not used to this, ay ganitohin na lang, oh. Pwede rin naman. Whatever is easy for you. And then, halimbawa, nabalatan na lahat. Then, slice this into small pieces. Ito ay, mahilig po kasi ako, minsan nanonood din ako. Tapos pag may nakita akong kaiba, tapos parang feeling ko gusto ko rin siyang gawin. Ginagawa ko, but I mention the name of the vlogger or kung saan ko man siya nakita. And I hope you also do the same. I mean, like, kung meron kayo nakitang maganda sa iba, huwag po kayong mahiya o huwag kayong matakot na i-mention ang kanilang name because kasi tulungan nga tayo, diba? Tsaka, aminin, huwag naman sabihin kanya galing o na ano. Kung mapapansin nyo, no, marami akong marami-rami na akong ganong klase na mine-mention ko mga pangalan ng mga vloggers kapag natuwa ako o meron akong naisip na o kapareho na sa kanya. Mine-mention ko talaga.
Because I believe that there are so many good vloggers around. Hindi lang tayo, hindi lang minsan na, ito, natutuklasan ng iba kasi syempre, yung iba si nauna na sumikat sa atin, di ba? Ito ay galing, nakita pa natin ito sa isang vlogger named, ewan ko kung name ito, pero I will write it here kasi hindi ko ma-pronounce. Baka mali yung ano ko pronounce. Okay. Hindi naman to the point na gagayahin lahat. It's up to you. Kung gusto nyo gayahin, totoo sasabihin nyo naman talaga kung kanino galing yung idea o recipe. Siyempre, sabihin nyo na, titingnan ko kung okay nga yung ginawa niya, ba? Diba? Kaya imi-mention ko yung name. Ngayon, pwede kayong like, you can make your own variation, but still mention the name of the vlogger if you wish. Nasa sa inyo yan. Kung gusto yung panindigan na ito ay naisip nyo lang. So, ito na po yung na-slice na, sliced watermelon. So, approximate lang lahat po ha. Because it's up to you if you want this very sweet or not too sweet. I will add about a cup of sugar. I wanted to try this with Splenda or artificial sweetener. Tapos, this one is different because she used lemon and lemon rind. But I don't have lemon now, so I'm just gonna use calamansi extract. So about, okay, 1 tablespoon. And then mix. The heat is still off, ha? I just want to mix this and leave for about 30 minutes or 1 hour. Para lang ma-absorb na muna yung sugar. You don't need to put water because ang pakwan ay watery na. Okay. Let's leave this first and we'll come back again later. So after more than 30 minutes, siguro mga 45 minutes to lahat. So, I turned on my stove to medium to high heat first because I want this to boil na. My watermelon's slices are cold, very cold. So, I want this to boil. By the way, the green part, ito ah, the green part of the watermelon is also edible. So, it's up to you if you want to add in this, but I prefer not to. I have a lot of the inner part or the interior part, as they say, ng watermelon. So, this is the exterior part of the watermelon. So, we can just use this for compost sa plants natin, no? Approximately, we'll simmer this for about 45 minutes to 1 hour. Let's see. After this, we will still do another process before we continue cooking this hanggang matapos. Okay? So, after
45 minutes. Eto na siya. It's very watery. It has a lot of liquid because nga yung ating watermelon talagang watery yan. So, because it's 11:15 ng gabi dito, I will continue cooking this tomorrow. I will cover this and tomorrow we will continue with the cooking, okay? So, bukas ulit. The following day, continue boiling for about 30 minutes. You can use your hand blender. Patayin nyo muna yung kahoy. At make sure na ito po ay malamig bago nyo gawin. Or pwede nyo ilagay sa blender or sa food processor. No need to add all the liquid. Pwede rin sa food processor. Make sure that this is already cold. So, I'll transfer everything in here. And then just blend. So, you can blend or liquefy. So, blend muna. Okay, I think no need to liquefy kasi malambot. Very soft na yung ating watermelon. We will continue cooking until maging ma-reduce talaga yung kanyang liquid. Okay, so pag konti na, try to taste it. If you need more sugar, then add more sugar. Okay, so kahapon is meron tayong 1 hour na plus 30 minutes bago siya i-blend. So 1.5 plus 2 hours, so 3.5 hours na to. But this will depend kung ang iyong watermelon ay very juicy, because this one is very watery. So you may want to remove the excess liquid first before continuing this. But, kasi nandyan yung flavor. So, okay na rin. Antagal. Matagal lang. Nagdagdag po ako dito ng 1/2 cup of sugar. So, continue pa natin ito. Tsaka marami kasi ito eh. So, hindi ko alam kung ano. Nasa medium heat to, tapos medyo nilakasan ko ng konti. Nilagay ko sa number 6. Kanina is number 5. So, kung babantayan nyo naman, pwede nyo nang lakas-lakasan. Kasi iniiwan ko to kanina. Nanonood ako ng TV. Okay, so continue pa natin. Kung babantayan nyo, tulad nito, number 6 na yung kanyang heat. So, a little above medium heat, mas madali maluluto. So, ngayon, binabantayan ko na siya kasi medyo matutuyo na kasi siya. Baka masunog kapag iniwan ko. Halo-halo lang. Ito na siya, tapos na. Ang sarap-sarap ng lasa niya. Okay pala to. Kaya lang, yun yung sa tagal ng niluto. So, mga 4 hours. Mula dun sa umpisa, mula dun sa kahapon yun. 4 hours, mahal ang mga gasol. Mahal ang mga kuryente. So, kung siguro ito ay gagawin nyo sa kahoy, kung marami kayong yung interior na watermelon peel, yung white part, pwede nyong gawin. Ito kasi ay for experiment lang.
and hindi ko siya pwedeng, siguro titikman ko lang, but ipapamigay namin kasi this is very high in sugar and hindi ako pwede noon. So iyon, pwede rin siya ibaon ni husband with some biscuits or crackers sa work, tapos isi-share na lang niya. Masarap to, no? Lalagyan nyo ng butter yung inyong crackers or pandesal, tapos lagyan nyo to sa ibabaw. Sarap. Pero konti lalagyan nyo kasi matamis siya. So, depende yun. You can reduce the sugar. Pero, syempre, kasi because this is jam, or tamang-tama to. So, turn off the heat. Tapos, kukul ko, and then ilalagay ito sa lalagyan. Okay.